Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ay sasamba at magpupuri sa ating Diyos. Bago po ang lahat, hayaan niyo po kung basahin ko po ang salita ng Diyos sa aklat ng 1 Pedro chapter 2 verse 9. Sinasabi po rito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Panghawakan po natin at nakinig ang salita ng Diyos sapagkat tayo po ang kanyang bayang pinili at inangin tayo ay sa kanya. At kalaki po nito ay ang maranasan po natin ang kanyang kapangyarihan at ang mga pagpapalang na kalahan pinuturo sa atin. Sa oras po nito, tayo po ay magpasalamat at magpuri sa ating Diyos. Sabay-sabay po tayo kumawit sa kanya. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! Thank you, Lord. Sige po lahat na may hindi ay umamit sa kanya. Magpuri sa ating Panginoon. Sasamba sa inyo sa oras na ito at pakinggan mo ang awit ng iyong bayan. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, we praise your holy name, Lord. We worship you. Si Yahweh ang
Salamat po, Lord God, na tunay nga po kami ang bayang iyong pinili. Kami po ang iyong bayang pinalaya. Kami po ang iyong bayang pinagpala, Panginoon, maging ang bayang pinagaling, O Diyos. At hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy namin maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan niyo, O God, sa aming buong buhay sa pagkakataon nito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak na nakikinig, Panginoon, sabay-sabay, Panginoon, na Lord, dumudulog sa inyo sa oras na ito, O God. At tunay nga po, Panginoon, Lord, ikaw ay nagtagumpay na, Panginoon, sa aming mga buhay na ikaw po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. At Lord, salamat po aming Ama, binabalik po namin ang lasa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Isa po pinagpalang Sunday sa bawat isa. Good morning! Good morning po. I'm saying good morning to our 43 viewers here on Facebook and to our 9 participants here on Zoom. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. At I'm very happy, we are all very happy to have gathered here online, no, kahit virtual. Dahil today is a special day bukod sa ito ay araw ng ating pananambahan sa Panginoon. Kundi today, we are celebrating a day for special women in our lives. So, happy Mother's Day sa lahat ng ating mga nanay, ina, ano pa tawag, mama, mommy, oma, omoni, at kung ano-ano pa pang tawag natin sa mga nanay natin. But, one thing is for sure, they are all great, and they are the women that God has entrusted us to rule over our life. Amen? As our parent, our mother. So, ngayong umaga pong ito, para po magbigay ng kanyang testimony, napakaswerte po natin because sa ating Christ-centered family, we have different kinds of frontliners din, no, who are continuously battling against the pandemic. So, to give her testimony sa kung paano siya ginagamit ng Lord, ngayong season na ito, let's all welcome Sister Kayla Balandra. Good morning, I'm Kayla Balandra from Alabaster Team. My cell leader is Mami Abby Perez. I'm a frontliner nurse at Clinica Antipolo Hospital and Wellness Center. I just want to testify the goodness of God in my life. I believe nursing is not only a career, but also a calling. Sobra po ako nagpapasalamat sa Lord dahil sa 1.5 months na pagiging COVID-19 nurse, yung protection po ng Lord is sobra-sobra. Alam naman po natin na madaming tumataas na po yung cases na nagkakaroon ng COVID na nurses, doctors. Pero dito po sa hospital namin is yung protection ng Lord is talaga pong kumikilos. Yung mga struggle man po kami dito na hindi kami nakakauwi sa kanya-kanya namin bahay para po sa safety po nila. Tapos yung suot po namin mga suit, sobrang init po nun. Ilang minutes pa lang po, pagsapagis na po kami. Na minsan nahirapan na rin po kami huminga sa sobrang init nun. Pero lahat po, hindi is pinakaya para maglingkod. Naalala ko pa po nung bago pa lang po kayo lalagay sa COVID unit. Natakot din po ako. Pero niluhod ko po sa Lord na ano po ba talagang plano niya. And sabi po ng Lord na anak, magpatuloy ka dyan. Maging ilaw ka sa lugar na yan. And pinanghawakan ko po lang. Magkaroon po dito ng birthday surprise sa katrabaho ko. Hindi ako po yung naasa niya sa kanya. Ginamit ko na rin po yung opportunity upang makatanggap sila sa Lord. Kaya sobra din po yung suwa ko. Dahil madami nakakilala sa kanya. And kahit ganito po yung sitwasyon namin dito, nabibless pa din po kami. Dahil patuloy pa rin po yung pag-iingat niya sa amin. I'm so much faithful to His promise. COVID-19 can never touch us.
kailangan ko natin panghawakan yun. God is in control. Itong COVID-19 natin, yung mga kanya-kanya tayo, yung realization kung bakit nangyari to. And para po sa akin, itong pandemic na to is sobrang laki yung sa faith natin sa Lord. Pero kung panghawakan po natin yung promise niya, alam natin na nandiyan lang po siya, na He loves us and how special we are to Him. There will be no single fear in our minds about COVID-19. Hindi po yung virus na yan na makakasira sa plano ng Lord sa buhay po natin. Kailangan po natin itaga sa puso natin po yan. Jesus died for us. This battle is already won. Kaya kailangan lang po natin maniwala sa Kanya anuman po mga circumstances na naranasan natin. Alam po ng Lord and He is in control. Huwag po tayong matakot at magtiwala lang po tayo sa Kanya. Yun lang po, tingnan niyo at Lord. Thank you so much, Ate Kayla, sa iyong napakagandang testimony. At kung kaya po natin palakpakan sila, lahat po ng ating frontliners, palakpakan po natin sila sa ating mga tahanan. Because really, you are risking your life. You are really risking everything para lang maglingkod sa bayan. And we are truly saluting you for that. So sa lahat po ng mga frontliners, na viewers po natin now, nurses, medical officers, and to every frontliners, patuloy po namin kayo sinasama sa aming mga panalangin. And God bless you po. So, good morning po sa lahat ng ating mga viewers. So we are saying good morning to the 43 Facebook viewers we have. Palakpakan po natin si Lord. Alam po natin ang isa-isa natin ba at isa, tama ba? 43 viewers sa Facebook and we have 10 participants here sa ating Zoom. So welcome and good morning po. And a special good morning sa lahat ng ating mga nanay sa buong mundo. Amen. So sa lahat po ng mga gustong magpa-shout out, Shout out, you can freely comment your greetings sa ating Facebook comments and you can also chat here sa ating Zoom. Kung gusto po ninyo magbigay ng mga pagbati, ng mga prayer requests or any comments. So mamaya po we will have a section or time for that to read all those comments. So tune in lang po tayo. For this time, tatawagan po natin maghahatid ng salita ngayong umaga ito. And of course, we are all excited for that. Amen? Sa pagiging ng salita ng Diyos. So, unting reminders lang po, as much as we are listening to the Word of God during our normal services sa church, iwasan din po natin, pwede naman, no, sa bagay, advance na ngayon, pwede kayong makinig habang nagluluto, pwedeng habang naglalaba, you can play it in the background or anything. So, wag na po natin patagalin pa para po sa magbibigay ng salita ngayong umaga. Let's all welcome ang pinakamamahal po nating tatay. Let's all welcome Bishop Ernesto Domingo. Gela, ay scholars na san-san din po very crucial yung kanyang kalalagayan. Dahil ilang minumas sa panahon natin ngayon, yung COVID na yan, yung virus na yan, sa our enemies, the invisible enemies, anytime, ano, pwede kumatake yan. Minsan nakatake na. Hindi pa natin alam. But we like that, we are protected by the Lord. So, salamat kayo sa magandang patutuho. Ay, ang ganda ng ating ngayong set up. So, salamat sa pamuno ni Brother Van, perfecto, at si Brother Robin. So, salamat. Maganda yung ating praise and worship. At, pwede pala natin gamit ito. May improve pala siya. All things work together for good. So, malaga lang eh, tayo ay sama-sama magalangin, magtiwala sa ating Panginoon. At today, because this Sunday, we're celebrating the goodness of God to all mothers. No? Kaya Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, sa buong Presenter family. So, lahat kayo ay aming we'd like to highlight your duties, responsibilities, your care, no? Para sa nagawa sa mga anak at sa lahat. No? Minsan,
ay kay asawa ng inyong mga husband, anak, o ina ng inyong mga anak, apo ng inyong mga apo. At maraming ministry ang isang ina. So this morning, gusto natin ang parangalan yung ating mga nanay. But before we do that, I'd like to share to you about the responsibility, the duties ng isang ina. So first of all, I'd like to congratulate na lang ng mga viewers ng Zoom, Facebook Live, papuri ng Panginoon. Andito rin ang ating nanay, Pastora Eli, at pwede lang patekot kami, may nararap naman siya sa ating mga guest side. At nagpautasal, blood check-up, at yun lang naman, yung sa kidney, meron siyang kidney stone. So please, pay for the meron kami naman ang magkagamutan. And then, ingat sa alat, ingat sa pagkain ng tama. Yun ang ating advice. Alagaan natin ito ang sabi ng Bible sa Thessalonica, chapter 5, hanggang sa dumating ng ating Panginoon. Okay? But before we share the gospel, the word of God, regarding about the mother, let's bow our hands and pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga po na ito at aming simulanin. Walangin ka, pakuyan ka dahil mayroong mga mother, mayroong mga nanay, ina, at nagtaguyod para sa aming lahat, o kami yung mga chinilang, at ngayon, iba sa kabila, mother ka rin at lolo ka rin. Panginoon, salamat po. And we give you all the glory and honor and praises. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So, our topic is about the mother, ang isang ina. So, in the book of Genesis 2, verse 24, the Bible said, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Agadig mo sa ita, mother. Man will leave his wife, his mother, no? The man leave his parents and mother. At makikipisan sa kanyang asawa na magiging ina. So, at sila'y magiging isang laman. So, ang ina ay mahalaga. No? Lahat tayo ay galing kay Eva at Adan. At si Eva ang unang naging ina na nakatala sa Bible. At nagkaroon siya ng maraming anak na lalaki na Cain, Abel, Seth. No? Yan ay mga anak niya, plus yung mga babae na mga kapatid nila. So, the mother of all sons and daughters, yung ina, no? Okay. At lahat tayo ay galing doon sa isang babae. Kaya pag tinanong mo ang iyong ina, sabi niya, galing doon sa kanyang nanay, kanyang lola, nanay ng lola, lola ng lola, hanggang sa makalunod sila, kay Eva na siyang pinagmula ni Adan na galing sa paglalaan ng Diyos. Yan po yung nanay. Kaya pagdating sa pagiging nanay, ganda natin, bago siya maging ina, siya muna ay isang anak. At sa kanyang pagiging anak, dumaan din siya sa pagiging ate kung siya ay mayroong kapatid na lalaki o babae. So, from nanay to anak, from anak to ate, anak, yan sabi ng Bible. At pag nagkasawa, ang anak magiging ina siya. At pagka siya ay tumagal at naging ina, nagkaroon ng asawa ka ng mga anak hanggang sa magiging lola siya. So, yun yung level, yun yung mga bahagkan, yung stage ng patutunguhan ng isang anak. Okay? Yun ang patutunguhan ng isang anak. So, anak, ate, ina, lord. Yan ang sabi. Nang isilang ka sa mundo ito, sabi ng awit ni Kailangan, laking tuwa ng magulang mo. Okay? So, laking tuwa ng ina. Kung tuwa niya, kahit may lakot siya, kasama kayong magulang at yung lalaki. Now, gano'ng pangalaga sa iyo ang isang ina? Gano'ng siya pahal na ka sa iyo.
para maintindihan natin, ma-appreciate natin kasi may mga alam, no? Yung inaaya o kapabayan, gano'ng mahalaga ang isang kita sa iyo. Una, sa iyong pagsilang. No? Isinilang ka, gano'ng kahirap sa isang ina ang magsilang ng kanyang kamulo o ng kanyang anak. Lalo yung pangalan. Kaya sa lahat ng mga pangalan, o pangalan ito, pastor, may pangalan. Sa lahat ng pangalan, sabi ng mga ina, pag sila'y nananay, yan yung pinakamahirap na kalalagayan. Isang, sabi nila, isang paal na sa umay, isang paa. Lalo na sa libingan, isang paa na matuloy. Hindi dito sa kalalagayan ng patuloy. Labog na tulituloy. So sa pagsilang pa lamang, sa, mula sa pagdilihi, sa pagsilang, pag-aaruga, no? Pag-uuntis, and then na yung limpian mo yung tababanat, no? Limpian ng inaaya, tilting ka peklat, tapos hindi makatulog, hirap-hirap siya. At dinadala niya, almost 9 months, dinadala niya, tayo, lahat yung mga naging ina, ay dinadala din ang kanilang ina. So, nang isinilang ka sa mundo nito, nakikuha ng magulang mo. Okay? So, ikaw ay ina na nagsilang ng iyong anak. Hindi pa natapos yung pagsilang. Ano ang susunod sa pagsilang? Pag-aaruga. So, yung salitang pag-aaruga ay mula sa pagsilang, nadamitan ka, papaliguan ka, minsan sa pagtulog niya, hindi mahimbing. O hindi mahimbing ang pagtulog ng kanyang ina dahil na baka may langgam, no? Baka mayroong pasayang diaper, yung bata. So ganun katindi, ilang buwan niyang aalagaan yan. Sa buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Sa pag-aaruga, hanggang sa kanyang paglaki. So sa pagsilang, pag-aaruga, hanggang sa pagbibilata. Hindi na natapos ang paglilingkod, no? Hindi na natapos ang paglilingkod ng isang ina para sa kanyang ina. Pag-aaral, balikan natin, tapos siya nagbinata. Iniyakit siya, pinaganda ng baon, binapaliwan, binadamitan, binahalikan, pagkatapos, pinakausap. Pagbibinata at sama natin pagdadalaga. Dahil ano kayo, isang binata at isang dalaga. So, pag-aalaga ng pagbibinata ng pag-aalaga hanggang sa pagdadalaga, hanggang sa ilitan niya, ano? Pagkaasaw. Nandito pa rin siya. Ano doon yung kanyang pagpigil, no? Ng isang magulang, lalo na pagkaya niya kumalabas ng bayan. Isipan niya, ay hindi mapakali. Kaya mga anak, huwag kayong magtatakot ang inyong mga ina. Ay nag-iisip na ano kaya nangyari, nauwi kaya, nakasakay na kaya, may payo mo kaya siya nila. No? Siya kaya ay safe, nakarating kaya siya sa kanyang pupuntahan, makakalimutan niya yung mga personal hygiene niya, para huwag siya na siya ng pera. Laging na dito ang isipan ng ina, ay ganun talaga ang isipan ng ina. Kaya yung mga anak, huwag mong tataa kung kayo ay tagkad ng paalala. Tagkad kayo ng mga sinasabi. So, hanggang sa pag-aasawa, yakin kayo sa altar, no, dadaling kayo sa magandang kalalagyan, papaalalahanan kayo, bibigyan kayo ng moral support, spiritual support to prayer, then kung may kaya-kaya, finances, then bibigyan lahat hanggang magagawa ang kanyang ina, ang kanyang magagawa para sa ikabubuti ng kanyang. Pero syempre, ang nanay, hindi na natin malakas. So si inay, si mami o si mother, hanggang sa maging lola, yan ang pupunta niya. Nung nanay natin, yung nanay natin, naging lola yun. Kasi nakaanak tayo. At tayo ngayon, no, kayo ngayon ng mga anak na lalaki at babae, so someday yung ina, yung asawa ng anak, ay magiging lola rin. Ito, matanda. Dapat lang na maging sentro siya ng mga anak at ng mga abo sa panahon na dalaan. Ano mangyayari sa kayo ng siya? So bago siya naging ate, anak muna, ate, pagkatapos, ina, lola. Pagkatapos muna natin siya. So kasi ang ina, abang tumatagal yan, nanay pa rin yan eh.
kumukulukod yan na ng paligan eh. Ano ang nagagalit ang nangyayari sa Pilipina? Napapuntahan niya. Eh, pag hindi siya nagpunta dyan, eh, hindi siya ganyan, binawi niya siya ni Lord. Pero kung saan natin ang ating ng ina, una, may ina na siya. Okay? May ina. Pangalawa, kulubot na ang balat. Mahina, kulubot na ang balat. Ito pa makita, puti na ang buho. Yan ay yung inyong ina. Okay? Mahina, kulubot ang balat, puti na ang buho, nanginginig na ang tili. Yan. So pagka ganyan na alagay ng isang ina, ina pa rin siya para sa mga anak. At yung mga anak, may anak, so ako na, lola na siya para sa kanyang mga apo na naging anak ng kanyang ina. So mahina, kulubot ang balat, puti na ang buho, nanginginig ang tinig. Minsan, ganyan ang ano, ganyan ang hindi maintindihan. Pagkatapos, ano pa meron? Ang isang ina. Ano pa ang sabi ng kanyang ina? Ito ang sabi ng kanyang ina, no? Mahina ang pandinig. Yan, no? Nagiging mahina ang kanyang pandinig. So, ang isang magulang, pag tumanda, humihina yung kanyang pandinig. Nung humihina yung kanyang pandinig at nanginginig pa. Ito pa matindi sa ina na naging lola na pag-iiwanan na siya. No? Hindi na siya makasunod sa mga trend na tinatawag. Hindi na siya makasunod dahil nga kulang na siya sa mga oras, sa pag-aaruga. Ganun ba yun, minimintay niya yung kanyang mga anak. At nadagdagan pa nga ng kanyang apo. So yan yung kanyang ina. Yan yung ina na dati na ngayon ay patuloy na nadagdagan ng responsibilidad. So napag-iwanan. Di na masyado, ito matindi. No? Di na masyado napapansin. Kasi yung anak niya, may mga anak na rin. No? At marami ng kaibigan, yung anak niya, marami na sila na mga programa sa buhay, labas sa pamilya, kaya yung magulang hindi na minsan nabibigyan ng oras, panahon. Eh, lalo na pagka magulang yung ina ay nandun sa probinsya. No, buti, pagka malapit, madaling ano, madaling communication. So, ito malungkot, hindi na siya napapatid. So, ang ina naman ay nagiging maramdamin. Tapos, napapagalitan pa minsan ng mga anak. Okay? Napapagalitan ang pinakauli hanggang sa kanilang pagpana. Yan ang pagpana natin. Hindi pa natin maligyan pa sila ngayon, pero yan ang pupuntahan. No, ganyan pupuntahan ng isang magulang na naging lola, isang araw, papana sila. Ayaw natin ang sinusunod. Maminis natin siya. Wala na siya. Subalit ngayon, nasa atin pa rin siya. Kasi buhay na siya. Okay? So, anong dapat natin gawin? Una, mahalaga na mahalin natin sila. Pangalawa, alugain natin sila. Kausapin at sila ay tulungan. No, masaya sila kasi sila ay inaaluga. Kasama na rin yung magulang na lalaki yan. Kaya dalawa naman talaga sila. So, ganito katindi ang magulang. Ngayon yan, ang dami niya na rin tao. Blah, 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 blah. Oh, binabigyan na naman. Ganyan. Oh, bakit hindi mo inubos ang pagkain mo? Oh, bakit ano, inubos mo lahat ang ulam? Kaya, mga gano'ng salita. Oh, wala ka na agad ng pera. Matino sila eh. Pero that's a part. Magiging nanay ka rin. Naiintindihan mo rin yan. Pero dapat, ngayon pa lamang, makita natin ang kalagahan ng mga ina sapagkat sila ay nagkalinga sa iyo noong mga panahon na ikaw ay maliit pang bata. I have a verse from the Bible. Now, this is between the children and the parents in the book of Ephesians chapter 6.
Alam ko rin, ako na lang babasa. Mga anak, lahat tayo, kung tayo naging anak, sama tayo lahat. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sa pagkat ito'y matuwi. Una sa mga pastors and the wife of the pastor. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Masyang unang utos na may pangako. Ang sino mang gumagalang sa magulang na lalaki at babae, the promise is long life. No, mahabang buhay ang pangako ng Panginoon. Sa isang anak, mapalalaki o mapababae, sabi, igalang mo ang iyong ama at ang ina na siyang unang utos na may pangako mahabang buhay. Kahit sabihin mo mali siya, igalang mo. Kahit sabihin mo tama ang mga anak, igalang mo pa rin. That's the truth. Always remember the truth. Always today. Nothing else. So, ang totoo, ang siyang magpapalaman. So, for this moment, before I pray, ito muna na makapanood tayo ng isang video clip para sa isang ginagawa. Ito manood muna tayo. Then, at least, gusto ko lahat ng mga nanay nakapokus no, sa inyong mga camera, sa inyong cellphone, para gusto ko sila makita natin no, bago natin sila ipag-pray. Pero, we'd like to show first a video clip, a short video clip para sa ating ginagawa. Okay, Van? Go ahead. Lulubog ang araw, ngunit ang liwanag ng ilaw niya'y mananatiling natatanaw. Uusbong ang kadiliman, ngunit siya ang magsisilbing buwan. Makakamit ko ang tagumpay, hindi dahil sa hinarap ko ang lumbay, kundi dahil sa isang taong may pusong dalisay at matibay, ang aking nanay. Nakikita ko ang pagod na gumuguhit sa kanyang mukha, tila aligaga at puno ng problema. Sa kabilang banda, ito'y kanyang iniinda upang magkalaman ang kumakalam na sikmura ng bata. Nasaksihan ko kung paano niya inilahad ang alpabetikong Pilipino upang ang kanyang paslita'y matuto. Tatag ng kanyang pasensya'y di basta-basta gumuguo, isang babaeng determinado. Makikita mong naghihingalo, pero hindi mo makikita ang susuko. Sa bawat malamig na umaga, kanyang mga kamay dumadampi sa aking mga mukha upang tingnan ng aking temperatura. Makikita mo ang mga namumugtong luha sa kanyang magandang mga mata. Salat man sa pera, butas man ang bulsa, pero sa minamahal niyang alaga, handang maging balisa. Ako'y nasa isang sundok habang ang aking luhay tinatampok matinding pagsubok. Agad siyang lumapit, panyo ay inialok, marahil pati sa aking pagkalugmok ay lagi siyang nakatutok. Hanga ako kung paano siya naging guro, doktor at abogado. Tamaan man siya ng ilang libong bato, mananatili siyang nakatayo. Ginugol niya ang kanyang sarili sa iba't ibang trabaho. Ngunit sa pagiging ina, doon ko siya hinangaan at tinidulog. Salamat. Dahil sa iyong sakripisyo at paghihirap, maaatim namin ang inaasam-asam na pangarap. Thank you.
bubog ang araw, at ang liwanag ng ilaw niya ay mananatiling natatanaw. Uusbong ang kadiliman, ngunit siya'y magsisilbing buwan. Makakamit ko ang tagumpay, hindi dahil sa hinarap ko ang lumbay, kundi dahil sa isang taong may pusong dalisay at matibay, ang aking nanay. Okay, so mahalaga yung tunay na ina, no? Yung bilang isang anak, pahalaga natin yung ating ina. Thank you very much. That's a nice, very good presentation. So, pwede pala natin gawin yan. Matapungan sa ating naging problema ng mga lahat. Yeah, all things work together for you. So, pwede bang yung mga mother na kapokus, ano? Mag-ano lang kayo, show yourself please. Ang yung mga Zoom, naka Facebook, makita ninyo yung mga girls, please. Show yourself. Yan, yung mga, yan. Malaki yan. Okay, Mr. Jackie, nasa front, perfecto, yan, okay, hi. Mr. Rose, yan, si nanay, kasutnya sa lindo. Mr. Baby, si Pastor Cynthia, yan, yan, Sister Rose. Arlene, Sister, sino isa, Sister B? Abby, show yourself. Pastor Cynthia, kumakalang ka Facebook, okay, mga Facebook. Yung mga Facebook ay please show yourself. I'm going to pray for you. Lahat ng mga nanay. At alam niyo, mahalaga ang duties ng nanay. Ang sarap pag may nanay pag nawala. No? Kung yung sumasabog yung family na kanya-kanya na. Kaya yan yung pinaka-sentro ng pamilya. Nagbuhay si nanay, buhay si tatay, buo ang pamilya. So kaya, kaya katulad niyan, buo ng pamilya, Sister Rose, Sister Jackie. So salamat sa Panginoon. Ang pag-iisa natin lahat ay mahalaga dahil tayo ay mayroong pamilya. So hanggang buhay sila, ulitin natin ang mga nanay. Ito ay isang magandang liwanag sa pamilya. Sabi ng Pilipino, ang tatay ang halige at ang ina naman ang liwanag. Kaya mga anak, ano? Mahalin ninyo ang iyong magulang, lalaki at babae. Mahalin ninyo sila kasi isang araw mabawian sila ng buhay. Na una ang mga magulang na mabuhay, okay, sa mga anak. Kaya, if you have your time, no, paglingkuran nyo, at wala kayong asawa, paglingkuran nyo sila kasi sa araw na minis nyo. At hindi na ninyo magagawa ang gusto nyo gawin sa kanila. No, misal, dalhin sa restaurant, no, pagkatapos ng lockdown, then, pakainin nyo sila, i-date nyo sila. Kasi I tell you, this is not a prophecy, but this is really good. Sa araw, pag nawala sila, hindi nyo na kayang gawin ang gusto nyo gawin sa kanila. Okay? Give them money. No, sabi mo yung pastora. Manak, no? Give them money to your nanay. Okay? Now, let's ready. Let's pray. Please close your eyes. Kapatabi mo nanay mo. And then, hawakan mo siya. And then, we're going to pray sa lahat ng mga nanay. Manalangin po tayo. Pikin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. And this is another privilege to our mother, nanay, si nanay, na kami po ay sama-sama dumadalangin na pagpalain mo ang mga nanay at tulungan mo po sila na maging masiglatan ng pangangatawan, pagalingin ang mga sakit at karamdaman. Tulungan mo po sila na magbigyan pa ang kanilang pandinig, pananaw, maliwanag na paningin, boses, bibigyan mo sila ng malakas na kasupasuan at ang kanilang mga pangangailangan finances, ipagkaloob mo po at lagi silang masaya sa gitna ng kanilang mga tahanan at kanilang papurihan ka at pasalamatan. Hindi lamang Panginoon ang Mother of Christ Center, kundi sa lahat ng buong bansa nito, ang lahat ng mga nanay, kung ang iba sa kalit ng hospital, we declare the healing, we declare the provision, we declare Father God, lahat ng mga upapala sa kanila. Salamat po Panginoon, naniniwala po kami, tinawag mo sila
upang gampanan ang isang gampanin na mahirap pero itinataguyod nila. So, isusunod na lang nila yung bibigay pa nila sa kanilang mga anak. Ganun po katindi ang pagmamahal ng Panginoon ng mga nanay. Kaya humihiling po kami, pagpalain mo sila at pinanan. At salamat po Panginoon sa biyaya na ipinagkaloob mo sa aming sa mga nanay, sa mga nanay at tulungan mo nila sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng sapat na tulungan, kaalaman upang ang kanilang buhay ay malilapat nila sa pangangailangan ng kanilang pagiging. Salamat po, Panginoon. Salamat po at sa mensahe na aming pong narinig na ang pag-ibig sa mga magulang ay pagdagdag ng buhay para sa mga anak. Ito po ay totoo at ito po ay nagaganap at patuloy po magaganap. Ang mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, congratulations mga nanay. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kareem, nandang natin program. Yes, hello po, Bishop. Again, sa lahat po ng mga mommies. Yan, so, happy Mother's Day po. So, I think by this time, pwede po siguro sa lahat ng mga Zoom participants natin now, na nandito, no, you may say your, okay lang ba na bumati tayo na sa ating mga nanay? Like say for example, kaya na Sister Rose, nagtatago na sila. Hello! Yeah, sa mga chigiting ni na Sister Rose, pwede bang bumati kayo ng niya sila, Happy Mother's Day sa inyong mami. Okay lang ba yun? Kapat ang Mother's Day dito. Uy, nakaano ka na. Sige po, go kaya Bolt. Happy Mother's Day po sa lahat, pati sa mami namin tsaka mami ni Ning, pati kay Masora, pati kay Yans pala. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Yes, Happy Mother's Day po lalo na po sa lahat ng mga mommies po dyan, no? And next po kina Sister Rose, hello. Sorry guys, kayo lang yung nandito sa Zoom eh. So, sige, bati kayo kahit very, very quick lang. Ayan, sige na. Ano dinis? Sige na. Naku, baka magkapaluan to po ang sarap ng camera. Hindi, joke lang po. Ito yung magpapicture, bumati kayo. Happy Mother's Day po. Happy birthday na rin kay Mami. Oh, happy birthday, happy advance. Birthday. Thank you, Sister Rose. Maraming naipon na birthday. Yes, happy birthday! Naipon kami lahat. Happy brother! Ayun nila. Sige, so in behalf of the Frulati family, syempre, Happy Mother's Day din sa aming magandang mami. Yes. And so, ano pa po ba? Sa lahat din po ng mga primary. Next po, kina Mami Luz. Hello po, Mami Luz. Happy Mother's Day po. Pwede po ba kayong makarinig ng pagbati mula sa inyong anak? Si at kay Ate Marigold po. Ano ba? Yes. Happy Mother's Day sa lahat. Sa isa mami ko, thank you sa lahat. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day kay Mami. Yes po. And next, we have Mami Babes. Mami V, hello po. Happy Mother's Day po, Mami V. Hello. Good morning. Thank you. Happy Mother's you. Day po. Thank and, you. Do we have anyone po ba na nandiyan si na Ate Abby po? Nandiyan po ba? Ewan ko. Baka nasa taas po ba sila? Nasa taas. Ah, pa lang mag-isa ayun. Nandito sa baba. Okay po. So anyway, Happy Mother's Day wala po, Mami kang V. Support. Kaya okay lang. And of course, sa nanay ng CBCM, Bangkol. Tama po ba? Hello po. Happy Mother's Day din po kay Mami Pastora Cynthia Rodrigo. Hello po. Ayan. So, and of course, nandiyan po ba si Nanay Elitay para makita po natin? At sa lahat po ng mga gusto magpa-shoutout po, yes, this is our time. Mention nyo lang po ako sa comments so we can read your shoutout sa ating Facebook comments. Yeah,
Hello, Nanay! Happy Mother's Day po! Happy, happy Mother's Day po! Ayan. Yeah, so, miss na po namin kayong lahat. And of course, we would like to thank no, yung sa nagawa po ng ating video na napanood po kanina. Palakpan po natin si Pia Van. Perfecto. Thank you so much for doing that video. Sobrang na-appreciate po namin yung inyong effort. No? At yung maski yung ano po, yung ating praise and worship po kanina na pre-recorded, siya rin po yung nag-edit nun. So, yes. Yung sama yung tatay ko. Hello. So, thank you so much, Kuya Van, for your efforts and for the whole Perfecto family for the support. Ayan, so sa lahat po ng mga gusto pa pong magpa-shoutout, yes, bukas po ang ating comment section. Just feel free to type your comments in there. Yan, pa-shoutout po kay from Ate Alona. Hi po sa nanay ko sa Zambales, Naisedes. Happy Mother's Day. Hello po, Naisedes. Nanay Sedes. Next po, sa lahat po ng mga primary members din po natin, ng mga mommies, Ate Abby, Ate Ayn, Ate Bim, Ate Alona, syempre, Mami Luz, sino pa po ba? Si Ate Teens, mukha lang po siyang, diyan ka lang, Ate Teens na nanonood din sa atin. Sino pa ba? Ate Sara! Ayan, Ate Sara, hello. Happy Mother's Day. First Mother's Day celebration ni Ate Sara. Sino po ba? Sa lahat po ng mga hindi pa po namin nabanggit, nawa po ay dito yung magtampo. But again, to all mothers all around the world, happy, happy Mother's Day. We truly appreciate your every effort. Lahat po ng mga pagbubunga nga ninyo. Lahat po ng mga pagbubunga nga, lahat ng mga pagbaratatatatat every morning, every second of the day talaga nga naman. No? And yes, talagang maybe they're just doing that because out of their love for us, tama ba? Out of their concern and love for us. No so, candy. We really appreciate everyone. No candy. It's too early for candy. Ayan. So, yes. Hello? So, meron pa tayong audio call right now. At ngayon po, meron pa po tayong isang video na pwedeng napapanoorin po. So, to play this video, let's all watch this video. Happy Mother's Day, Mommy. Happy Valentine's. Happy birthday. Merry Christmas. Happy Mother's Day. We love you. Sa lahat po ng nanay ngayon, Happy Mother's Day, especially to my wife. Salamat sa lahat, sa suporta. Salamat sa pag-intindi. Ayan. Para po ulit sa lahat, Happy, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day, Ma. Maraming salamat sa pag-alaga sa aming magkakapatid at sa mga paya mo. Sana good health ka palagi at God bless you always kayong dalawa ni Papa. Mahal na mahal ka namin magkakapatid. Thank you ulit sa lahat. Happy Mother's Day. Mercy! I love you. I love you, Ma. I love you, Mommy. I love you, Mama. I love you, Mama. I love you, Mama. I love you, Lola Ellie. I love you, Lola. I love you, Lola. Lola, the church, love you, everyone, happy Mother's Day, all.
tatas. My tatas. And titas. At tita at toto. And ninang. And ninang. Godless. Godless. Satu. Godless. Godless. Everyone. Again. Again. Happy. Mother's Day. I love you. Love you. Mommy. Mommy. Una sa lahat, happy happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Sana po, lalo pa kayong lumakas dahil napakahirap ng nararanasan natin ngayong panahon ng COVID-19. Lagi po tayong mag-iingat sa araw-araw. Alam ko po, gumagawa kayo ng paraan para lang hindi kami magutom kaming mga anak ninyo. Mahal na kayo. Ayun lang po. I love you. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at kay Mama sa lahat ng pag-aalaga na walang kapantay at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit at pangunawang hindi masukat. Maraming salamat, Mama. Ikaw ang number one. Kayo ang liwanag. Kayo ang inspirasyon. Kayo ang gabay at taga-suporta. Maraming salamat sa pagmamahal sa aking ina. Happy Mother's Day. I love you, Mama. Sa lahat ng mga nanay, salamat po sa aming bigay ng pagkain at sa mga aray. I love you. Mwah! Happy Mother's Day! Hello! Magandang umaga po sa aming lahat. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! At sa mga nanay dyan. Nais po namin sa araw na ito na mag-andog ng awitin para sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Pakinggan niyo po ang awit po namin. Okay, 1, 2, 3. Ikaw ang nagsila, ikaw ay naghila upang ako ay iyong mabuhay. Sa sinapupunan mo pa lamang ako'y iningatan at ipinabayaan. Kahit na nahihirapan, lahat ay iyong pinitiis. Dahil mahal mo ako, salamat sa'yo. Pag-aalaga sa laman. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay ng call center. Sa aking mga mahal sa buhay, wife, mama, sa aking mother, sa mga tita, tito, mga ninang, magaganda sa call center. Happy Mother's Day. Sa aking mga kapatid, sister-in-law, Happy Mother's Day! May the Lord bless you. Even sa aming nanay sa pananampalataya, si Nanay Ellie, and get well soon, and take care of yourself. Happy Mother's Day sa inyo pong lahat. God bless you! God bless Paul. God bless you soon! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Jeric Diaz ng Christ Centered Pasig.
Bumabati po ako ng Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay out there and most especially sa aming nanay Pastora Ellie. I hope everyone is safe. So let's continue to pray na matatapos din to. Happy Mother's Day po. God bless everyone. Happy Mother's Day, Mami! Happy Mother's Day, Mama! To Mami V. And to Mama Del. To Pastora Ellie and to all CBCM mothers. And especially to our ninangs. Happy Mother's Day! God bless you all! Sarangay! Ayan, sana po ay, ayan po ang video na gawa ni Kuya Vanya. So, ang correction lang po, yung video na kanina po, may spoken poetry, ayan po ay hatid sa atin ng J-Con. And ito po ay gawa ni Ate Apple. And this video that we just recently watched, ito po yung gawa ni Kuya Van. So, sana po sa lahat po ng mga nanay na hinandugan na pagbati, kaya po pala naihiya bumate yung mga nanay si Rose kasi nakabati na pala sila. So, ayan, Happy Mother's Day po sa lahat. We love you, Sarangheyo. Yan, and so babasa lang po tayo ng onting shout out no from Facebook. Sabi po ni Mami Adore Carreyes, pa-shout out po sa lahat ng nanay ng CBCM. Happy Mother's Day po at syempre sa lahat ng kapatid ko na nanay din at sa mga kipag ko at sa anak ko, sa manugong ko, sa buong angkan po nila, yes, sa mga pamangkin ko na nanay na din. God bless po. Ayan. So, meron pa po ba? Basa po po tayo ng onting comments. Watching from Vietnam, hello po, Pastor Leonard, Brother Leonard. So, we hope you are safe there. So, sa lahat po again, isa pong happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. And we truly appreciate, value, and love you. Ayan. So, ngayong oras pong ito, dako po tayo sa ating offering. So, sa mga kasama po ni Bishop Jaan, ayan, pwede na po kayo mag-offering. At sa lahat po ng mga nasa bahay, itabi po muna natin ang ating mga ikapu para sa Panginoon and let us make sure to give it back once na nag-normalize na po. Amen? So let us be faithful with our tithes because the Lord is watching us. Amen? So sa lahat po, sige, I think we can pray for it. Sige po, tayo pong lahat ay tumungo at pumikita at manalangin, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng mga pagpapala na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Ngayong oras ito, Panginoon, thank you, God, for supplying us everything that we need. Panginoon, tunay nga na hindi ka nagkukulang o nagpapabaya sa bawat sa amin. So right now, Lord, we pray to every viewers and to every part of present and all around the world. Panginoon, Lord, continue to give us blessings, Panginoon. Continue to provide us everything that we need, Panginoon. Even in these times of pandemic situation, Lord God, I pray na patuloy niyo pong i-bless lahat, Panginoon, ng miyembro ng church na ito, Lord God, at sa lahat po ng mga nanonood ngayon. We pray na ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Always keep us safe, Panginoon, against this virus, Lord God. And I pray sa ayon po mga pananalapi, ikaw po ang siyang magpo-provide at patuloy na magbibigay sa amin, Panginoon, ng financial na aming pangailangan. Maraming salamat, Lord. At sa iyo po na binabalik ko pinamata sa purpose ba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Amen. And so, ngayon po, I think what's left na lang is announcement. So, Tay, meron po ba tayong any announcement? Announcement. Okay, we are planning for our prayer meeting, midweek prayer meeting. Siguro, pag-usapan natin ng mga leaders kung paano natin sasabuhay ito para meron tayong panalangin ng patuloy, ano? Pag-ibigas natin sa Panginoon. And salamat sa Diyos sa magandang programa na ipinagalog sa atin. Salamat sa ating MCs, sa ating team, worship leader, sina Ian, Joyce, Troy, yung ating pinapagayang gitarista, no? Pianist, si Miko. Thank you very much. Si Miko, you know. So congratulations to all of us. Si Syra, yung backup na si Jana, sila yung mga backup. Perfecto family, para kayo magsisimbahan na rin, no? hindi ko narinig siya na magpatotoo. Andiyan ba yung bunso ninyo? Ha? Mika. Mika. Andiyan. Hindi nag-play. Hindi bumati.
Dapat si Nika bumati sa Mother's Day. Nika ba? Happy Mother's Day po sa lahat. Nika, ha? Happy Mother's Day po sa lahat. Pati po kay Pastor. Thank you very much. Ha? Sige, si Pastor Eli, pagsalitain muna natin. Sige. A blessed day to all. Maraming salamat sa prayers ninyo. Ayoko na sana na ipaalam pa. Just pray na lang for myself. Ayan, Alicia. Pero ganun pa man, salamat, salamat sa inyong mga panalangin. Buti na lang, maagapan na gamutin. And happy Mother's Day to all! Happy Mother's Day, Sister Jackie, Sister Rose, si Diane, Nanay Luz, Sister Marilyn, Sister Rose, Sister Abby, Pastora Cynthia sa ministry, Pastora Ida, Pastora Teresa, Sister Leanne, Sister Lizelle, Sister Delia, Sister Anna, maraming maraming salamat. Happy Mother's Day. At sa mga watermark, sa mga kananayan sa watermark, Happy Mother's Day sa lahat, sa inyong lahat. At muli sa Pasig, mga nanay na taga-Pasig, CBCM Church, Happy Mother's Day to you all. Konti na lang, matatapos na yung lockdown, pero ganun pa man, ingat, ingat pa rin tayo. Sister Nora, Happy Mother's Day. Sister Maricel Gagatiga, at Emma, Ate Tess, Ate Tess Perez, Sarangay, Tess Sarangay, Happy Mother's Day. Si Namean, si Melody, si May Anyang po, Happy Mother's Day sa inyo. Okay. At sa mga magiging nanay daw in the future or waiting nyo na lang yung second coming ni Lord. Protection Rana Dayan, claim mo na yan at Sister Dayan, in Jesus' name. Amen. Yari sa inyo yan, in Jesus' name, next year. Okay, so salamat sa Panginoon. Sa mga walang baby, magkaka-baby na kayo. Amen and amen. You are in test of waiting. Yes, be very patient. Happy Mother's Day to all. Maraming salamat sa inyo. We love you and I love you all. Okay, so salamat sa Panginoon. At and may the love of our Father in heaven, the grace of Jesus Christ always be with you, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. Amen and amen. Palakpakan si Lord. Okay, sige. Thank you very much sa mga tatay. Tayo po yung susunod, mga tatay. Thank you and may the Lord bless you. Pero pa mga manager, suggestion, pwede kayo. Pwede na kayo magsalita. Thank you. Love! Brother Bowie. Love, mga nanay, love daw. Love. Happy birthday. Matutuloy kaya tayo sa 17. Pero happy birthday. Kailan mo birthday mo? 15, di ba? 14. Next week. Para ano, malapit natin sa Sunday yun. Thursday. Next week. Thursday. Happy blowout, sister. Hindi na titigilan yung ano ngayon, yung ano, yung lalamove.